Sa Disyembre na ay patutupad ng MMDA ang panibagong bus segregation scheme sa EDSA. Wala raw tutol ang mga bus operator pero nag-aalala sila. Baka raw yung mga pasahero ang umalma dahil sa bagong sistema, bawal nang pumara kung saan-saan. Nakatutok si Steve Dailisan. 78 bus operator at kanilang kinatawan ang dumalo sa pulong na ipinatawag ng MMDA. Walang tumutol sa pagpapatupad ng bus segregation simula Disyembre, pero may ilang nag-aalinlangan. Sa ilalim nito, susundin pa rin ang ipinatutupad na bus A para sa biyaheng Alabang at bus B para sa biyaheng Baclaran. Hindi gaya ngayon na kahit saan lahat pwedeng tumigil. Yun ang nagiging cost ng pagbabara ng isang bus stop. Pero sa bagong sistema, kung sakay ka ng bus A, sa mga bus stop A ka lang ibababa ng bus. Bawal nang tumigil ang bus A sa mga bus stop B. Ang mga lalabag pag bumultahin ng 1,000 piso. Yung po manggagaling ng northbound, maghihiwalay naman po kami ng mga biyaheng Fairview, San Jose, sa East Avenue. Kami naman po idediretso ng EDSA. Kaya sa nakikita po namin at pinropose po ko kanina na hindi na po namin gamitin yung ANB segregation. Kasi po 50% na po na lessen kagad dun sa number of buses flying that route. Hindi raw mababawasan ang kita ng mga bus, pero malamang mga pasahero raw umalma dahil di na uubra ang pagpara kung saan-saan. May kalayuan din at iba-iba ang distansya ng pagitan ng bawat bus stop. Kaya kung bus rider ka, maghanda ka na raw maglakad. Ilakpas nyo lang po ng ilang metro sa bababaan nila ang pasahero. Katakot-takot na reklamo na inaabot namin. Ngayon pa, pagkakabanggit namin ni Director Recio na at least 1 kilometer apart yung mga bus stops. Maring may sakripisyo ng konti, yung disiplina eh. Kung papapatupan mabuti to, sangayon ako. Kung sasakay ako sa bus eh, tapos yung pala naman, malayo naman yung bababaan ko, bababa na naman ako. So panibagong sakay na naman ako, pero issue pa rin uli. Maglalaan muna raw pansamantala ang MMDA ng AB bus o all-stop bus para sa 8% hanggang 10% ng kabuang dami ng bus sa Metro Manila habang ipinatutupad nila ang adjustment period sa loob ng 6 na buwan. Ang bus na ito papayagang huminto sa bus stops A at B. Di raw matiyak ng ahensya kung ilang minuto ang mababawas sa travel time sa EDSA. Pero maiibsan daw nito ang halos 40% ng traffic sa bus stops. Simula sa Disyembre, ang mga bus stop na lamang sa gilid ng bangketa ang matitira. Sa lalong madaling panahon, titibagin na kasi nila itong mga bus stop sa gitna para mas maluwag na makadaraan yung mga bus na hindi naman hihinto sa particular na bus stop na ito. Pipinturahan din daw ang mga bus stop, pula para sa bus A at asul naman para sa bus B. Kakabitan din daw nila ng mga signages para nang sa gayon malaman ng mga motorista kung ano yung susunod na hihintuan at maiiwasan ang kalituhan. So you're now more disciplined, doon ka lang sa tamang lugar, ka rin sasakay. Si buses naman, tamang lugar pipick up at mag-unload. Bago matapos ang taon, sisimulan na rin daw ang konstruksyon ng DPWH elevated bus stop sa EDSA. 1 metro ang taas nito na ipapantay naman sa hagdan ng bus para maiwasang bumaba at sumakay kung saan-saan ang mga commuter guys sa Jakarta, Indonesia. Pero tanong ng mga operator na galing sa probinsya, paano na ang mga pasahero nila na magmumula sa mga lugar na hindi sakop ng elevated bus stop? Nagsuggest ako na maging dalawa yung pintuan para po gagamitin yung isang pintuan para dun sa mga pasahero na kailangan gumamit ng hagdanan na wala pong elevated bus stop. Pero ang sinabi ko naman po, kung sa ano naman po gagamitin, sasarado po namin yung pintuan. Baka matempt na magbaba sa kahit saan using the backdoor na ang tawag. Ang remedyo dyan talagang dapat tayuan ng DPWH. Binalangkas na rin ng MMDA at bus operators ang technical working group na bubuo sa Express Bus Consortium o yung pagsasama-sama ng mga bus company na bubuo sa isang bus rapid transit. Bibigyan daw ito ng sariling lane kaya mala MRT ang bilis at may oras ang hinto sa bus stop. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.